Tingnan ninyo ito mga kababayan. Kilala ninyo? Ayun, si Barikos. Ang itsura ni Barikos, nagpa-picture siya. Oh. Parang sinukluban ng langit at lupa. may hawak-hawak na punong-punong ano, baso, punong-puno ng beer yata yan. Nagpapakalango niya. Bigong-bigo ng momentum siguro, mga kababayan. Ay, Barikos! Ano nangyari? Hindi nangyari yung momentum, kaya naglalasing ka dyan. Naniwala ka kasi sa mga gawa-gawa ninyong kwento. Ayan tuloy yung bagsak mo. Naging lasinggo. Huwag kang ano, malungkot. Si nanay nga eh. Si Santa Mama masaya. Nandun sa ano, sa Amerika. Masaya si nanay. Relax na relax kasi umasa pang ano, umasa pang makakaupo kasi may disqualification case laban kay because I yan kasi sa susunod pa kasi bari be ano, be truthful sa mga sinasabi para hindi napapahiya. Di ba? Ayan tuloy ang bagsak mo. O ngayon, ito, pag-usapan natin ito. CBCP tells FLAC, don't surrender hope to forces of evil at work in our society. What? Kaya pala yung mga kakampon, ayaw mag-concede. Ha? Sumusunod sila mga kababayan nito, mga Finklawan, sumusunod sa kumpas ni Damaso. Sabi rito, we should not surrender our hope to the forces of evil at work in our society. Sino yung tinutumbok po ninyo? Ibig bang sabihin? Yung mga mamamayang Filipino, the 31 million strong Filipinos, sinukluban ng spirito ng kadiliman. Yun ang inyong paningin. Sinukob pala. Kami pala yung mga evil people at kayo yung mga holy ones. Huwag kami. Sinong niloloko ninyo? Kung mabuti kayo, di sana pinaboran kayo ng ating Panginoon. Itinawag na ninyo lahat ng mga santo. Hindi pa rin umubra. Lahat ng ritual. Ginawa na ninyo yung lahat ng ritual. May pasaboy-saboy kayo ng holy water kay Santa Mama. May pausok-usok ng insenso. May pasukob-sukob ng manto. May prosesyon. May mga pasindi-sindi ng kandila. At buong puwersa, bishops, mga kaparian, pati yung mga kaninyo, seminarians at mga madre di kakao. Full force. Hindi umubra. Magkatapos, sasabihin ninyo ngayon, we should not surrender. Sumuko na kayo. Napapaligiran na kayo ng 31 million Filipinos. Sumuko na kayo. Ayaw pang sumuko po eh. This was the message of CBCP President Bishop Pablo Virgilio David to the congregation
to the congregation after the country held its local and national elections, even adding that people should keep a good attitude. What? yung kongregasyon ninyo ng mga kakampon, ang pagsabihan ninyo, huwag yung 31 million Filipinos, kasi yung mga bumoto kay Bongbong Marcos, yun ang may mabubuting ugali. Hindi nandalait, hindi naninira, kumakampanya lang. O, tapos na yung kampanya, iayaw ninyong tumigil, hindi rin kami titigil sa pagbasag sa ano, sa pagbasag sa inyong mga kwentong kutsiro. Diba? Yung mga aligasyon ninyo, siyempre, babasagin namin, nalang naman, di kami iimik. Diba? Pag hindi kami umimik, di, sabi nga, evil triumphs because good men do nothing. Ngayon, kayo, ang tingin ninyo sa amin, evil. Kami, ganun din sa inyo. Di ba? Kung yun ang tingin ninyo sa amin, ganun din ang tingin namin sa inyo. Ang pagkakaiba lang, mas marami kami kaysa sa inyo. Marami na kasing nagising. Keep a good attitude and remain focused as we move forward together. Ano yung plano ninyo as you move forward? Itong disqualification case na final sa Supreme Court. The factors that continue to challenge our democratic institutions have been made more obvious by this election. Yun naman pala eh. Hindi pa ba obvious sa inyong talo kayo? Well-funded trolls. What? Yan na naman kayo. Yung mga trolls na sinasabi ninyo. Sabi ni Bongbong Marcos, and I believe in Bongbong Marcos' statement, find me one. I have no troll. Sabi ni, I have no trolls. Sabi ni Bongbong Marcos. Bigyan na niya ninyo kami ng kahit isa. Yung mga sinasabi ninyong trolls, trolls ng mga kakampon, yun ang namimirwisyo sa amin. Pag sinik mo, ay talagang trolls. Bakit? Wala man pong ano, walang profile. Basta nang sipaglitawan lang, and they are attacking us, in attacking Bongbong Marcos. Yung mga gawain ng inyong mga kakampon, itinuturo ninyo sa iba. Hindi na po yun bago sa amin, yung mga statements na pinapalabas ninyo. You read history, laging baliktad yung ginagawa ninyo. Di ba? Kaya nga galit sa inyo, sa mga praile noong panahon ni Dr. Jose Rizal, nagsulat ng Noli Mitanghere, El Filibusterismo. Nandoon yung mga masasamang gawain ng inyong kauri. You see, si Dr. Jose Rizal na national hero, siya mismo nag-expose ng mga gawain ninyo. You see, tapos magsasalita kayo ng ganito sa amin. Kung hindi pa namin alam, baka maniwala kami sa inyo. Alam na namin, as we read history, ganon, funded trolls that are very successful in conditioning minds through mass disinformation in the social media. Yung sinasabi ninyong disinformation, nililabel ninyong disinformation kasi yung mga kasinungalingang nasulat ng mga kakampon na mga kasabat ninyo, na mga kauri ninyo, ay nabasag na ngayon because of the
presence ng social media. Doon kasi kontrolado ninyo. The mainstream media, newspapers, radio and television, kontrolado ninyo. Walang ganito kasi. Nang magkaroon ng social media, ayon, dali-dali na lang mag-research eh. Available na yung mga totoong information na access ng tao. That's the reason why hindi na ninyo mauto yung mga mamamayang Filipino. And the Dilawans totally rejected this time by the majority of the Filipino people. Yun ang hindi ninyo matanggap. And now you call it disinformation. In massive vote buying now made easier by online cash transfers, sabi po ni David, itong sinasabi ninyong vote buying, noon pa to. Sabi ko nga, based sa history, panahon ng Apolacay Marcos, wala man ganito. Kainan lang. Siyempre, yung mga tumulong, pagkakainin mo yon. Pero vote buying, wala man po. O what happened doon sa voters education ninyo? Sabi ko nga, kaya dito sa amin, napakaraming mga taong simbahan, mga lay ministers pa, mga kilala ko. Paglinggo, lay minister, serving the church. Pag panahon ng eleksyon, mga leaders ng politiko, yung pera, ang tawag nila protection daw. Protecting the voters na hindi makuha ng iba. Hindi na vote buying yung ano, yung tawag. Protection money na. Yun ang ginagamit ng mga politiko sa vote buying. Dito sa amin po. Lay minister, hindi ninyo alam. Itanong ninyo sa mga lay ministers ninyo dito sa amin. Tanong ninyo sa mga tao ninyo rito. Yung iba, mga punong barangay, nagsisave sa church. Yung iba, kagawad sa barangay. Ganun po. May mga kilala ko. Paano hindi ko alam? Lay minister, pag linggo, minsan absent din. Kasi Kristo siya sa sabungan. Mag-election po, makita mo doon sa bahay ng mga politiko, nagli-leveling ng mga lista ng mga bibigyan ng pera. Kaya sabihin mo to, David, sa mga kasama ninyo. David also said that if there's anything to be hopeful for, it's the reawakened sense of patriotism. Sa amin yon, na-awaken po yung mga Filipino, 31 million of them. Kaya isinot sa inidoro po yung kandidato ninyo. Especially among young people who have discovered the power of solidarity for the common good. The bishop even called this rediscovery of what we used to call people power. What? Wala na po, kilikili power na lang. Nakita ko yung may hawak na isang kakampon ng isang placard. Wala nang people power, kilikili power na lang. Ang itim-itim ng kilikili. Parang ang bantot-bantot, yun ang natira sa inyo. Wala nang people power. Yung people power na sinasabi po ninyo, nalipat na kay BBF. Siya ang may support ng mga mamamayang Pilipino, hindi yung patron ninyo. Be. Yun na lang po mga kababayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.